Nasaan na po ngayon itong naharang na Pinay at Chinese national at mahaharap po ba sila sa kaso? Opo, nang na-intercept po natin ang Chinese national at yung kanyang nagpakilalang asawa, sila po ay tinurn over po natin sa NAIA Task Force ng Interagency Council. At dinidetermine na po doon ang ating mga fiscal po from the Department of Justice kung anong kaukulang kaso ang pwedeng i-file against them. Sir, paano po, paano naspatan, no, na teka? Parang hindi ito talaga totoong mag-asawa. At paano rin po napaamin na yung ating kababayan na peke lang yung kasal nila nitong Chinese national? Cheryl, no, matatandaan natin may mga red flags ito. Hindi lang sa ngayong panahon nagkaroon at nakikita natin yung trend. Kaya yung ating mga officers, sila po ay directed na pag may ganitong klaseng magka-travel, they have to thoroughly conduct inspection. At doon napag-alaman natin, sa secondary inspection, at doon, sinabi din ng babae at umamin siya, na ang kanilang certificate of marriage, actually, hindi sila dumaan ng kasal talaga. Sila ay nagkakas lang ng dokumento at nagbayad ng around 45,000 at nagkaroon na po sila ng marriage certificate. At doon po napag-alaman natin na wala talagang marriage or kasal na nangyari. So ano raw po ang kanyang pakay sa China talaga para po magtrabaho? Saan po ba ang punta nila? Opo, sa China po nakita natin, and mostly by modus operandi na nakita natin ang kanilang pakay talaga ay makalabas sa ating bansa. They are trying to evade yung thorough inspection kasi may requirement po kasi kung ang intention po, purpose po ay magtrabaho, you need to go to an government agency to secure certificate. Ang ginagawa nila, pumapasok sila sa isang purpose na magpresenta sila ng isang dokumento na may asawa na pupuntahan na at doon na sila maninirahan at hindi na sila magkukomply sa requirement ng pagmagtatrabaho sa ibang bansa. Yun po ang nakikita natin at napag-alaman natin. Paano daw po siya ba ay nilapitan, nirecruit, siya ba ang nagbayad at naglabas po ng pera? Ang nakita natin, mayroong apps po, no, sa online, parang itong partner, naghahanap ng kapartner at doon siya ay may nakilalang Chinese at nagpalabas siya ng 45,000 na sa Chinese ito at doon nagsubmit siya ng mga dokumento. At isa din sa nakikita natin because previous year, may nangyari ito, same ang ginawa at nabiktima siya, naripat siya, naabuso siya, na sexually abused at mayroong exploitation din na nangyari sa kanya. At yun po ang kaso nito at nakikita natin tumataas ang numerong kaso.